Paano nga ba nangyari na Pilipinas pa ang nag-train sa mga sundalo ng United States? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay pagpatuloy mo lamang yung panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, at comment para sa video na ito. At huwag din kalimutang i-like ang official Facebook page natin. Shoutout kay Jimmy Nadella Jr., shoutout kay Joseph Sabatin, at shoutout kay Hector Hernandez. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Hindi lang kilala ang Pilipinas sa larangan ng sports, pageant, at magagandang tourist spot. Bagkus, isa pang hinahangaan ng mga dayuhan sa ating bansa ay ang ating mga sundalo. Kinikilala kasi ang Pilipinas sa isa sa may pinakamagaling at pinakamaabilidad na sundalo sa buong mundo. Kung iisipin nating mabuti, ay walang-wala ang armas ng Pilipinas kung ikukumpara mo sa assets ng ibang bansa. Pero, kaya nilang makapagsabayan sa mga ito. Ang mga Pilipino kasi ay tunay na madidiskarte. Dahil hindi lamang sa paggamit ng armas ang kailangan nilang matutuhan. Bagkus, importante din na matutuhan nilang mag-survive lalong-lalo na sa mga panahon na hindi inaasahan ang mga pangyayari. Ang kadalasang ginagamit kasi na training field ng ating mga sundalo ay ang gubat mismo. Dahil dito mo masusukat ang tunay na galing ng isang sundalo. Hindi lang kasi tao ang makakalaban mo dito. Dahil isa, ang gubat sa mismong susubok sa tatag mo. At napatunayan na nga ito ng ating Philippine Marines. Scout Rangers o mas kilala bilang musang at iba pa na ilan sa mga pinakamatitinik pagdating sa mga jungle warfares. Show me your hands! No! Show me your hands! Ah! Alam mo ba na nagkakaroon noon ng balikatan exercises at jungle survival training sa Pilipinas? O mas kilala bilang FIBLEX. At ito ay isang annual at bilateral training exercises sa pagitan ng United States at Armed Forces of the Philippines. No hate, pero natawa lang ako sa isang comment ng isang US citizen. Sinabi niya kasi na sa United States daw ay ibinibida nila na nagtitrain ang sundalo ng US sa Pilipinas. Pero sa totoo raw, ay mas marami pa daw natututuhan ang US forces sa ating mga sundalo. Alam mo ba na isa ang ating Philippine Marines sa nagturo sa kanila kung paano nga ba mag-survive sa kagubatan? Tinuturuan sila dito kung paano humuli ng sarili nilang pagkain. Dahil sa totoo lang, ang mga sundalo kasi ng United States ay may tinatawag na MRE o Meal Ready to Eat. Kung kaya't hindi nila pinoproblema ang pagkain. Pero once na nasa sitwasyon na sila ng kagipitan ay kailangan kasi nilang matutuhan ang maghunt ng sarili nilang pagkain in order for them to survive. Gamit lamang ang kawayan ay natuto silang makagawa ng apoy, makapagluto, at makagawa ng mga traps. Sa ating mga Pilipino kasi ay hindi na ito bago ang mga survival skills dahil kasama ito sa itinuturo sa atin noon sa eskwelahan. Tinuruan na rin sila na maghanap ng tubig sa gitna ng kagubatan at ang paggawa ng masisilungan para maprotektahan ang sarili nila.
lang naman kasi laging lakas ng katawan ang labanan, sapagkat mahalaga din ang lakas ng isipan. Maliban kasi sa tao, isa pang banta sa gitna ng kagubatan ay ang mga mababangis at makakamandag na hayop na maaaring ikamatay nila. Kung kaya't kasama sa training nila kung paano i-handle ang mga ganitong klase ng sitwasyon. Dahil malaki ang posibilidad na ma-encounter nila ito. Maaaring hindi ka nga namatay sa bala, pero namatay ka naman dahil sa atake sa puso. Dahil hindi mo alam kung anong gagawin mo sa mga hayop na ito. Ang pagkakaroon kasi ng kaalaman kung paano makasurvive ay isang importanteng skill na dapat matutuhan ng mga sundalo. Isang araw sa naging dahilan kung bakit maraming mga sundalong Amerikano ang nasawi sa Vietnam War ay dahil weakness ng US ang jungle warfare. Sanay kasi ang mga Amerikano at nakadepende sila madalas sa hawak nilang armas. At gaya kasi ng Pilipinas ay bihasa din ang mga Vietnamese sa mga bagay na ito. Gaya nga ng isang reality show na tinatawag na Manhunt ay lubusang hinangaan ang Philippine Scout Rangers dahil tinalo lang naman nila ang Navy SEAL ng United States. Kung kaya't mas lalong bumilib ang mga banyaga sa Pilipinas. At kahit na kulang pa ang kakayahan ng Pilipinas sa pag-contribute ng mga pinaka-advanced armas, pero masasabi kong hawak pa rin ng ating mga sundalo ang armas na kailanman ay hinding-hindi mauubusan ng bala. At ito ay ang pagkakaroon ng abilidad, lakas ng isipan, at kakayang mag-adapt kahit sa pinaka-worst sa sitwasyon. At isa ito sa advantage ng mga sundalo ng Pilipinas na hinding-hindi mo ikakayang ipagmalaki sa buong mundo. At ilan lamang yan sa mga impormasyon ukol sa pagsasanay na isinagawa ng mga Pilipino sa United States.